Malakas Botante series ay isang serye tungkol sa ilang napapanahuusaping pambansa. Pakay nitong ipakilala ang mga issue upang ito ay mapag-usapan ng mga estudyanteng bagong rehistrong botante bilang paghahanda sa darating na halalan. Pinakikilala namin si Prof. Rachel Can, ang kasalukuyang Associate Dean ng UP College of Mass Communication upang pag-usapan ang misinformation, fake news at mga paraan kung paano nga ba mag-fact-check. Dahil libre at mabilis makakuha ng impormasyon sa social media, maraming nahihikayat na gamitin ito para makibalita. Subalit, kapansin-pansin na hindi lamang balita ang kumakalat sa ating social media timelines. May fake news, may chismis, at iba pang disimpormasyon. Sabi nila, kailangan natin mag-fact-check para maging responsabling botante. Bakit nga ba kailangan mag-fact-check? Ano ang mangyayari kung hindi tayo magka-fact-check? Ngayong halalan 2022, laganap ang maling impormasyon. Tulad ng sinabi ni Joseph Goebbels, isang Nazi opisyal ni Hitler, ulitin ang isang kasinungalingan ng madalas at ito ay magiging katotohanan. Para hindi malinlang sa mga disinformasyon, kailangan nating mag-fact-check. Ang ibig sabihin nito ay kailangan nating pumunta sa mga tamang pagkukuhanan ng impormasyon at huwag maniwala sa mga mensahe ng social media. Paano po ba mag-fact-check? Unang-una, sa mga pagkakatiwala ang media na may kagalang-galang na mamamahayag. Pangalawa, akademikong papel o pag-aaral. Pangatlo, salaysay ng mga saksi sa mga makakasaysayang pangyayari. At pang-apat, sa check.ph na kinikilala ng mga internasyonal na organisasyon tulad ng International Fact-Checking Network. Ulitin ang isang kasinungalingan ng madalas at ito ay magiging katotohanan. Kaya dapat tayo ay maging maingat sa mga impormasyon na tinatanggap natin. Napakaganda po nito, no? Maraming salamat, Prof. Can, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman sa amin ngayon. At ang susunod na video naman natin ay tungkol sa climate change at kahandaan.